When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. He grace abounds in the you sovereign hand will be my guide, will feed me fail and fear surrounds me, you never fail and you won't start now, and I will call upon your name. Where my trust is well.
No matter what the cost, we'll raise him high.
Maligayang sandali sa iyo, kaibigan. Nasaan ka man ngayon, damhin mo ang pagbati mula dito sa Hope Channel South Philippines. Kami po ay natutuwa na gabi-gabi namin kayong nakakasama. Kami po ay natutuwang sadya sapagkat kayo ay hindi bumibitaw sa ating programang Jesus in the Present Tense, Journey on the I Am Statements. Tayo po ngayon ay nasa panglima na topiko. At ang ating topiko ay pinamagatang I Am the Good Shepherd. Sinabi ng Panginoon na siya ang mabuting pastol. At anong klaseng pastol kaya ang ating Panginoon kaya sinabi niyang siya ay mabuting pastol? Tayo po'y manalangin. Panginoon, gusto po naming malaman kung ano po ang mga kabutihang meron ka para sa amin. Sapagkat gusto po naming maging pastol ka ng aming buhay. Ingatan niyo po kami sa aming pag-aaral. Bigyan kami ng dunong upang maintindihan po namin ito ng mainam. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, nung sinabi ng Panginoon na siya yung mabuting pastol, ay meron po kasing iba't ibang klase ng pastol. Ano po? Just to give you a background, meron po tayong tinatawag na Palestinian Shepherd at meron din tayong mga tinatawag na Western Shepherd. Itong mga nanggaling sa kanluran o mga Western Shepherd, sila po'y nagpapalaki, nagpapataba ng mga tupa. Mainly, ang nais po nilang gawin sa mga tupa ay para kainin. Ano po, nagbe-breed po sila ng mga tupa, ng mga sheep, upang meron silang lulutuin, kakatayin at kakainin. But Palestinian shepherd are different. Mayroon pong mga kakaibang Palestinian shepherd na hindi lamang po nila pagkain ang tingin sa tupa. Actually, they treat this sheep as part of the family. Parte po ng familia ang mga tupa. Inaalagaan, naglalaro sila sa mga anak. At the same time mga kapatid, ang tingin nila sa tupa ay hindi lamang pagkain. Ang iba pa nga ay nilalagyan nila ng pangalan. Katulad ng brown-eyed, ano po, white toes, black-headed. Depende kung ano pong ipapangalan nila sa itsura ng tupa. Kaya nga ba, para sa kanila, ang tupa ay hindi lamang pagkain. Bakit po? Kasi pag dumarating po na masyado ng makapal yung kanilang mga ano po, balahibo, ang purpose ay tanggalin ang balahibo at gagawing damit. Kaya nga ba tumatanda ang mga tupa sa kanila na ano pat pag namamatay ang tupa ay inaiyakan pa nga nila. Right? They are playmates to the kids at hindi lamang po pag-guide. This is how God portrayed himself as a shepherd. Ito po yung ipinapakita ng Panginoon. Sabi niya, ako ang mabuting pastol. At ang tinutukoy niya bilang isang mabuting pastol, mga kapatid, bilang isang Palestinian shepherd, ay pastol na hindi kumakatay ng kanyang tupa, kundi tagapangalaga ng kanyang tupa. Okay? Ang sabi dito sa 10 verse 11 ng John, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Na ano pat kahit hating gabi, pag nagising ang shepherd, naalala niyo po yung topic natin ng mga tarkaraan, siya yung door, yung shepherd na nagbabantay ay nagiging door ng kanilang mga sheep pen, na kahit hating gabi, kung kinakailangan, ay kanya pong gigisingan at titignan ang mga tupa kung sila pa'y kompleto. At kung meron pong mga asong lobo o magnanakaw, he is even willing to give his life just to protect the sheep. Ito po yung klase ng ano po, ng pastol na ipinapakita sa atin ng Panginoon. At ginawa niya po ito nung ibigay niya yung buhay niya sa sangkatauhan. The hired hand, yun daw pong mga upahang pastol, is not the shepherd and does not own the sheep. Upahan lang eh. Sila po'y binibigyan lang ng sweldo. Hindi sa kanila yung tupa. Bantay lang sila. So when he sees the wolf coming, kaya pag nakita nila yung lobo parating at natatakot sila, he abandons the sheep and runs away. Sila daw po'y nang-iiwan. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. Ah, ito pong mga upahan na ito, ang sabi ay, upahan lang kasi eh. Kaya ano mga kapatid, nang iiwan. Nasubukan mo na bang maiwan? Nasubukan mo na bang nagmahal ka ng todo-todo, walang brake, walang preno, tapos sa dulo, iniwan ka? Ang sabi, UTI? Oh, narinig niyo na po ba yung UTI? Umibig, tapos iniwan? Umibig ka, tapos iniwan ka. Kasi nang iiwan naman talaga ang marami sa mundong ito, katulad ng hired hand. Pero ang Panginoon sabi niya, I am the good shepherd, hindi ako mang iiwan.
I was browsing the internet at nakita ko ang picture na ito. Yung paborito nating manok, sabi ay choose to go. Pero yung nakita ko, sabi niya, choose to go. Mm. Choose to go. Masakit kahit walang kayo. Ah, di ba? Yung mga taong pinaasa ka, at ikaw na may umasa, naging assuming kasi. Ayan. So mga kahit walang label. Alam. Going back on our topic, mga kaibigan at mga kapatid. Ang sabi ay, ang Panginoon ay mabuting pastol at hindi siya nang iiwan. Gaano siya kabuting pastol? He was described in the book of Psalm, mga kapatid. Ano po? Sa Psalm chapter 23. Pero kung ating babasahin ng Psalm chapter 23, we go to the background, mga kapatid. Ano po? Ang background nito, si David, habang maral sinusulat niya ito, nandun po siya sa pastulan. At sa pagitan ng dalawang pastulan ay dalawang bundok. Kaya nga mayroong Psalm 22 at Psalm 24. And try to look at how beautiful this text, this chapter is. Sa pagitan ng chapter 22 at chapter 24 ay Psalm chapter 23. Alam niyo po ba na yung Psalm chapter 22, tumutukoy siya sa isang bundok? Look, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from the cries of anguish? Narinig niyo ba ito kung saan sinabi ng Panginoon? Doon sa bundok ng Kalbaryo, in the Mount of Calvary, Jesus was saying this thing. Ano po? This sentence. Doon naman sa Psalm chapter 24, tingnan niyo po ito ha, sa chapter 24, who may ascend to the mountain of the Lord, who may stand in the holy place. Ito naman po'y tumutukoy sa Mount Zion. Sa Psalm 24, Mount Zion. Sa Psalm 22, Mount Calvary, sa gitna niya mga kapatid, sa gitna ng dalawang bundok ay ano po? Ay valley. And that is where Psalm 23 is written. In between the two mountains of God. Tingnan natin mga kapatid ha, ito po yung valley na kung saan ay tinutukoy natin, pagitan ng dalawang bundok. Now, let's read how the shepherd in the valley understands the shepherd. Ano po? How the writer of the psalm understands the shepherd. Look, the Lord is my shepherd. Ang sabi ni David, I shall not want. Ang Diyos ang aking pastol. Wala na akong ibang gusto. Siya lamang. Okay na ako. Okay ra. Okay kaayo. Ano po? Pag ang Panginoon na ang ating pastol, okay kaayo na. Wala nang ibang kailangan. Because He is the greatest, letter P, possession in your life. Pag ang Panginoon na pala, kapatid ko, kaibigan ko ang nasa iyo, wala ka nang aalalahanin. Bakit? E kaya nga niyang ibigay ang kanyang buhay sa iyo. Ano pa ang iisipin mo? Alright? Mga kaibigan at mga kapatid, nung si Kristo'y namatay sa cross, ang ibinigay niya po sa atin ay yung kanyang righteousness, yung kanyang grace, yung justification, yung kanyang pagliligtas, ibinalabal na sa iyo. Parang ganito yan eh. Okay, ako yung mamamatay sa iyo sa cross because I am the good shepherd. I am a good shepherd. I can lay my life for my sheep. Kaya ang sabi niya, sige, ako na lang mamatay. Nung namatay siya, yung epekto ng kanyang kamatayan, ibinihis niya sa atin. Binigay na niya sa atin. It was imputed righteousness to humanity. That's why we are already saved. Pinag-aralan po natin yan nung na mga karang gabi, mga kapatid. Ano po? Tayo ay iniligtas na, inililigtas ngayon, at ililigtas sa mga darating na panahon. It's an imputed righteousness. Pero mga kapatid, ang problema, kahit niligtas na niya tayo, hindi natin kayang mag-isa. Kaya meron po tayong tinatawag na imparted righteousness. Anong ibig sabihin nito? Ah, ang Panginoon, ibinigay na sa atin ang kaligtasan nung nabayubay siya sa cross. Pero dahil hindi natin kaya, here is the righteousness of Jesus through the Holy Spirit compelling us, telling us, sinasabi niya sa atin ano? Every day na sundan natin ang kanyang mga yapak, ang Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid, ay hindi lamang inilagak ng minsana ng kanyang kabutihan sa iyo bilang pastol, hindi lamang minsan ang binigay ang buhay, kundi hanggang sa ngayon, ginagabayan niya tayo because He is our greatest possession. Next letter P. Alright, dito sa Psalm 23 verse 2, ang sabi niya, as a good shepherd, He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Alam nyo, ang Panginoon ang siyang pinakamabuting pastol.
katulad ni David, na iginaguide niya yung kanyang mga tupa, nauuna siya eh. Yung shepherd ang nauuna at sinusundan siya ng mga sheep. At dadalhin niya lahat sila po sa green pastures. Lying down on green pastures. Anong ibig sabihin itong sila'y humihiga sa luntiang pastol? Ibig sabihin, mga kapatid, kung nakakahiga ka sa luntiang pastol, ibig sabihin, masagana. Ang mga tupa ay humihiga sa kulay berde ng mga damo sapagkat maraming pagkain at hindi nagpapabaya ang dakilang pastol. At ang sabi pa niya, he leads me beside the still waters. Is there such a still waters in there? Mga kapatid, samantalang umaagos yung ilog, mga kaibigan, ang gagawin ng pastol ay ano? Haharangan niya ng bato yung ilog para ano po, hindi dire-diretso yung agos at makakainom ng husto yung tupa at hindi papasok sa kanyang ilog. Lalagyan niya ng bato para still yung waters. That's how wonderful the Savior is. Oh, may mga blessing na umaagos. Subalit, hindi mo kaya sila lahat. Marahil, maraming blessing, pero yung tatanggap na ako at ikaw ay hindi nakahanda. So God will prepare you first. And so He will give the still waters. That's provision. Kanina is the greatest possession. And now ang sabi niya, I am giving you the greatest provision. And yun po yung mga tupa na nakahiga sa luntian. Hindi po ba yan yung still waters na kung saan yung shepherd, hindi lang pala siya, hindi lang niya lalagyan ng bato, paiinumin niya sa kanyang mga palad yung mga maliliit na tupa na hindi makainom. He will give you comfort while He is giving you provision. Ang sabi ni Mrs. White sa Ministry of Healing, page 480, Our Heavenly Father has 1,000 ways to provide for us of which we know nothing. Is it that wonderful? 1,000 kaparaanan ng Diyos upang ibigay sa iyong iyong pangangailangan. I was trying to enumerate yung mga trabahong alam ko. Hindi pa yata ako abot ng 100. Pero ang sabi niya, 1,000 paraan ang meron ng Diyos para i-provide sa iyo ang pangangailangan mo. Think of a problem and think how will you solve it. Maybe you have 10 ways, 20 ways, or 30 ways, but God has 1,000 ways to solve it for you. Those who accept the one principle of making the service of God supreme will find perplexities vanish and a plain path before their feet. Oh, napakaganda, kaibigan ko. Napakagandang tignan at pagmasdan. Ang sabi niya, ang Panginoon po natin ay ano po, ay nagbibigay sa atin, nagpro-provide sa atin, at hindi nagpapabaya sa atin. At pag siya'y nagbigay, tatanggalin niya mga troubles ng mga, alam niyo po, may mga trouble ang mga bendisyon. I have heard of story, yung tumama po sa loto, oh, di ba blessing yon? Pero yung tumama siya sa loto, sa sobrang saya niya, inatake naman sa puso. Ayun, namatay. O di ba? Pag hindi ka kasi ready sa blessing, baka ikaw matay mo. Yung iba, nakakatapos yung anak, nakapapasa sa board exam yung anak, nagiging attorney yung anak, may narinig akong ganyang story diyan. Naging attorney, kinabukasan yung tatay, very excited. Kinabukasan, inatake yung tatay sa puso. Mga kaibigan, ngayong gabi ay sinasabi ko po sa inyo, when God provides, He taketh away the trouble in it. Tinatanggal niya yung mga trouble sa mga binibigay niya. Ba't napakaganda? Verse 23, He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Oh, napakasarap basahin po dito, mga kapatid. Ano po? This is talking about what? Talking about God's protection. Ang sabi pa niya, mga kapatid, oh, yet though I walk through the valley of the shadow of death, kahit ako'y maglakad sa bingid ng kamatayan, hindi ako matatakot. Sapagkat ikaw ang aking kasama. Ang iyong sandata, ang iyong rod, ang iyong stick, ang sabi niya, ang iyong staff, ang iyong tungkod, ay magko-comfort sa akin. Alam niyo po ba na yung sa dulo ng staff ay tungkod ng isang shepherd ay may liko sa dulo? Ano? Ang sabi sa amin nung bata pa ako, yun ay pangkawit sa liig para pag nahulog, kakawitin sa liig. But when I tried to study kung sa liig niya, hindi. Doon sa dibdib ng tupa, doon kakawitin ng pastor. Yung pastol na iyon, doon niya kakawitin
yung ano po, yung kanyang tupang nawawala malapit sa puso upang kanyang maramdamang siya'y minamahal. O kaibigan, ang Panginoon ay napakahusay. Kahit ikaw ay maglakad sa bingid ng kadiliman, wala kang katatakutan. Alam niyo, nung ako'y bata pa, tumira kami sa Mindoro. At minsan maglalakad kami ng mahigit 2 kilometro para makarating sa church. Paggabi at ginagabi yung program minsan, ay kailangan naming maglakad ng gabi pauwi sa aming bahay. Ako'y natutuwa. Sapagkat kasama ko yung aking mga magulang, meron kaming dalang lampara, ano po mga kapatid, at yun po ang aming pang-ilaw, minsan flashlight. Isang gabi, samantalang kami naglalakad doon sa maliblib at talaga namang napakadilim na lugar, ay may nasalubong kaming mga kawatan. Siguro mga mahigit sila 20 na mga tulisan. Natatakot ako, pero yung tatay ko, hinawakan niya yung kamay ko. At nung hinawakan ng tatay ko ang aking kamay, hindi na ako takot. Bakit? Sapagkat sabi ko, dadaan sila sa ibabaw ng bangkay ng aking ama bago nila ako masaktan. Sapagkat hawak ng aking tatay ang aking kamay. Si Jesus, ang iyong pastol, kaibigan, hindi kanya pababayaang masaktan ni masugatan man. Okay? Meron siyang protection na ibibigay sa iyo. Ang mga tupa ay minsan may mga makukulit. At pag sila'y naglalaro, yahal na yung mga medyo malalaki at matatabang tupa, minsan sila'y natutumba. Okay? At pag sila'y natumba, ang tawag doon, yung nagpatumba patiwarik, facing heaven, ano po? Pag sila po'y naka-face sa sky, ang tawag dyan ay casting. Yan po yung mga cast, kung tawagin. At sila po'y hindi makakatayo. Sila po'y ano po? Sila po'y magsisipa, subalit hindi pala kaya ng tupang tumayo pag siya po'y natumba ng ganyan. Because siguro nagtumatakbo o natapilok, sila po ay lalaban ng lalaban upang makatayo, pero hindi talaga sila makatatayo. In several minutes, pag hindi sila nabalikan, ay pwede silang magkaroon ng high blood, or marahil yung dugo ay ano po, hindi na mag-flow, at ito po'y kinamamatay ng maraming tupa. Maraming tupa ang namamatay pag sila po'y nagkakaroon ng casting katulad niyan. Pero ang Panginoon sabi niya, ako ang mabuting pastol, hahanapin ko ang tupa pag hindi ko makita, and I will protect them. You prepare a table before me in the presence of my enemy. Ano sabi? Ikaw ay ipaghahanda ko ng kakainin sa gitna ng mga kalaban? Naiintindihan po ba natin to? Pag maraming kalaban, makakakain ka ba? Hindi. Pag maraming problema, makakakain ka ba? Hindi. But God prepares a table and He provides appetite. Bakit po? Ang ibig lang sabihin nito, mga kaibigan at mga kapatid, ay ano, hindi ka magugulumihanan, hindi ka mababagabag, hindi ka mamumroblema ng sobra-sobra. Pag ang Panginoon na ang iyong kasama, ang kanyang pagbabantay ay nagbibigay ng masarap na pakiramdam para hindi ka matakot. Oh, when God protects, He even removes the what? The frightening experience. Tinatanggal din niya po yung mga shattered feelings. Tinatanggal din niya yung mga takot po natin. Oh, are you afraid right now? Meron ka bang pinagdadaanan, kapatid? Oh, you were diagnosed with a disease. Oh, kamakailan lamang nalaman mong may sakit ang iyong asawa. Oh, yung mga magulang mo ay hindi na makakapagtrabaho sapagkat sila ay nasipa sa trabaho. Oh, ikaw hindi mo alam kung paano ka mag-aaral. Huwag kang matakot. Oh, may mga taong galit sa iyo. Nangangamba ang iyong trabaho, baka tanggalin ka kasi you are keeping the Sabbath. God prepares a table and He will protect you. You anoint my head with oil, my cup runs over. Wow! Mga kapatid, sobra-sobra. Pag nag-anoint ang Panginoon, di ba? Pag anointing, this is protection also of God that you are chosen and separated. And blessing comes and it runs over. That's God's protection. Right? Ang sabi ni A.C. Dixon, sabi niya, in Jesus on the cross, there is refuge. There is safety. There is shelter. And all the power of sin upon our track cannot reach us when we have taken shelter under the cross that atones for our sins. Ang ganda mga kapatid. Meron pa palang pagpapatawad.
O sa bisig ng ating Panginoon, nung siya'y namatay doon sa cross, na itatagpuan natin ang ating kanlungan, ang ating siguridad, ang ating tahanan, at hindi kailanman magagapit tayo ng kaaway, ng kahit na ng pagkakasala. At kung tayo man ay mabalentong sa pagkakasala, patatawarin ka niya. That's how good a shepherd he is. Ang sabi ni Mrs. White sa Prophets and Kings 5:7-1, "But though the conflict is a ceaseless one." Parang walang katapusan ang mga pagsubok. Lalo na sa mga huling panahonan. Pag tayo po ay uusigin, none are left to struggle alone. Hindi ka pababayaang mag-isa. Look at this. When you struggle, are you struggling right now? Be happy. Why? Angels help and protect those who walk humbly before God. May mga anghel na magbabantay sa atin. Hindi nila tayo pababayaan. Iyayakapin nila tayo. Ilalayo tayo sa binid ng kamatayan. Oh, pag ikaw pala'y dumaranas ng problema, maswerte, makakapilig mo ang kanyang mga anghel na tutulong sa'yo. Never will our God betray one who trusts in Him. Hindi siya nang iiwan. As His children draw near to Him for protection from evil, in pity and love, He lift up for them a standard against the enemy. Wow! Ang galing ng protection na kanyang gagawin. Kaya habang lumalaki, mga kapatid, yung ating mga kalaban sa buhay, habang dumadami po sila, lumalaki din yung protection at pagpapalang ibibigay sa iyo. Ang sasabihin daw ng Panginoon sa kanila, "Touch them not," He says, "for they are mine." Yan the standard na ginagawa ng Panginoon. Huwag mo silang gagalawin. Sila'y sa akin. "I have graven them upon the palm of my hands." Nakalista sila sa aking mga palad when I was crucified on that cross. O, kaibigan ko, marahil, alam niyo nung bata ako, yung nanay ko, pag umayi, may nagsabi ng bagay na baka kakalimutan niya. Kukuha agad siya ng ballpen, nililista niya sa kanyang palad. Sabi ko, "Ba't dyan ka naglilista? Kuha ko ng papel." "Hindi, huwag ka nang kumuha. Baka yung nakalimutan ko agad, mahalaga eh." Pag mahalaga, sinusulat sa palad. Kaya nung sinabi ng Panginoon, sinulat niya sa kanyang palad kasi ayaw kanyang makalimutan at hindi kanya kalilimutan at hindi siya malilimuting Diyos. Ang sabi sa chapter 23, verse 6, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life." Hindi pa napakaganda nito, kaibigan? Ang sabi niya, goodness and mercy ay ano po? Sila na daw po ang susunod sa atin. Oh, sa mundong ito, ating hinahanap yung goodness, yung kabutihan, yung mercy, yung success, yung tagumpay. Tayo ang humahabol. Pero ang sabi ng Panginoon, "When you make me the good shepherd of your life," pag ginawa mo na akong pastol ng buhay mo, hindi mo na kailangang habulin ng tagumpay. Because goodness and mercy shall follow you. Sila na ang hahabol sa iyo. Ngayon, bukas, and all the days of our lives. Oh, what a beautiful statement from King David na kung ang Panginoon na pala ang ating pastol, hindi na natin nahabulin ang anumang bagay sa mundo sapagkat sila na yung hahabol sa atin. At ang sabi niya, "I will dwell in the house of the Lord forever." That is presence. Oh, kaibigan, ang apat na P ay binibigay sa atin ng ating mabuting pastol. Ang sabi niya, "He will be our greatest possession." At pagkatapos niyan, "He will give us provision." At pagkatapos niyan, mga kaibigan at mga kapatid, "He will give us protection." Then He will bring us into His presence. A beautiful shepherd is that. Ang pakahusay ng ating Panginoon. And when was that? Marami nagsasabi, "Ay, hindi naman totoo na yan, na yung presence na iyan." Let me illustrate this with this. Merong isang magsasaka. Dahil siya po'y magsasaka, kailangan niyang ihanda ang lupa. So, kanyang inararo ang lupa. Pagkatapos niyang araruhin ang lupa, ay ano, tinaniman niya ng palay. Pagkatapos niyang taniman ng palay, iiwan na ba niya? Hindi pa. Ano pang kanyang gagawin? Tatanggalan niya ng damo, kung maraming damo yung palay. Pagkatapos niyang iiwan na ba niya? Hindi pa. Aabunuhan pa niya yung palay. Pagkatapos niyang abunuhan, tapos na ba? Hindi pa. Patutubigan niya. Pagkatapos niyan, tapos na ba? Hindi pa rin. Kanyang lalagyan ng pesticides para hindi mapeste. Pagkatapos niyan, mga kapatid, ay hihintayin niya hanggang anihin. Merong isang magsasaka.
Pagkatapos niyang mag-sacrifice, mag-invest ng napakaraming oras, 3 buwan niyang inalagaan, bukas aanihin na niya yung kanyang 10 hektarya. Tapos tatayo siya, sasabihin niya, ayaw ko na, pagod na ako, hindi ko na ito aanihin, uuwi na ako sa amin, hindi na ako babalik. Palagay niyo, tama ang kaisipan ng lalaking ito. Sasabihin niyo siguro na babaliw na siya. Mga kapatid, ang pag-aani ay logical and reasonable. When God said He will be back for us as the good shepherd, reasonable. Kasi ang dami niya ng investment sa iyo. Lugi siya pag hindi siya babalik. Nilikha ka niya. Nung nagkasala tayo, namatay na siya sa cross. Di ba, pinakamatinding investment ang kamatayan pa? Dugot pawis ang sabi nila, pero siya buhay. Pagkatapos ay gumagawa siya ng bahay ngayon. Kung hindi siya babalik, sinong titira doon sa bahay? Lugi siya. Kaya nga ba ang pagbabalik ng Panginoon at dadalhin kanya sa kanyang presensya ay napakatotoo. O kaibigan ko, God is creating a place for you. At yan ang pinakamagandang shepherd. Ang sabi niya, I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep knows me. Pero kailangan natin daw siyang kilala. Doon sa gitnang silangan, the Middle East, the shepherd knows his sheep and the sheep knows the voice of their shepherd. Alam ng mga tupa ang boses ng kanilang pastol. Kahit sumigaw pa yung hindi nila pastol, hindi sila lalapit kahit anong gawin. Alam nila ang boses ng kanilang pastol. Alam niyo po ba na yung word na know, nanggaling po yan sa Greek word na ginosko. Ano po? Nanggaling din po yan sa Hebrew word na yada. Na ang ibig sabihin niya ay in relationship. What's your status in Facebook? Yung iba po ay single? Yung iba po ay in relationship? Yung iba ay married? Yung iba ay it's complicated? But God wants something from you. Ang sabi niya, I can be your good shepherd. I can give you the greatest possession. I can give you provision, protection, and I will bring you to my presence. Just one thing. I want to have a relationship with you. Ang sabi ng Panginoon sa iyo ngayon, kaibigan ko, siya ang mabuting pastol, wala nang iba. Tanggapin mo siya, sapagkat wala nang ibang mas maganda pa, kundi ang manatiling kasama siya. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang pinakamabuting pastol. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na itinuro mo sa amin ngayon. May mga kaibigan po kami nakikinig ngayon. Marahil may mga pangangailangan. Ang pangako mo sanang ikaw ang magpuprovide ay matupad sa kanila. Meron kaming mga kaibigan ngayon na parang napakalamki ng emptiness. Napakalamig ng kanilang buhay. Ang presensya mo sana ang magpainit sa kanilang pakiramdam. May mga kaibigan kami ngayon, Panginoon, na marahil ang pakiramdam nila ay hindi sila ligtas. May mga sakit na pwedeng mamatay sila kahit anong oras. Para bang wala nang lunas ang kanilang mga karamdaman. Be Heavenly Father, their protection. Ang iba po sa amin ay hindi na naniniwala ang ikaw ay babalik. Nawawala ng lalabig ang pananampalataya. Paintindi po muli sa amin that we are going to your presence because you are the good shepherd. In Jesus' name we pray. Amen. No matter what.
We meet.